talo dito. Lago escapes. Lago on words. What a getaway. Ako, ano pa hihingin natin kung excitement po hinahanap ninyo? Sa ating pinakahuling video ay tinalakay nga natin ang basketball career ni Dwight Lago bilang part 1 ng kwento ng dalawang magkapatid na Lago. Kung hindi nyo pa po napapanood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Kamusta mga ka-dribble? Bilang part 2 ng ating kwento ay pag-uusapan naman natin ngayon ang naging karera sa basketball ni Elmer Lago. Bukod sa shooting nito ay ano pa nga ba ang iniambag nito sa kupunan niya? Tara, simulan na natin. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko, ay paki-like naman ang video na ito at paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang ma-miss sa mga susunod nating mga kwento. At support na din sa channel natin. Salamat! Nagsimula ang basketball career ni Elmer Lago nang sumunod ito sa yapak ng kuya niyang si Dwight Lago at maglaro para sa De La Salle University noong 1991 hanggang 1994. Habang naglalaro bilang Green Archer ay nakilala namang high leaper at katulad din ng nakatatandang kapatid nito ay meron ding maaasahang shooting si Elmer Lago. Naglaro din si Elmer Lago sa PBL para sa kupunan ng Burger Machine kung saan nakakuha ito ng kampyonato noong 1993. Ang kupunan namang ito ni Elmer Lago ay loaded ng mga manlalarong naging successful ang basketball career sa PBA. Ilan nga sa mga ito ay sina Jun Marzan, Wilmer Ong, Richie Tigzon, Vince Heason at PBA MVP na si Kenneth Duremdes. Taong 1995 naman ay namag-apply na ito sa PBA draft at kinuha nga ito ng Shell bilang kanilang 11th overall pick. Sa draft class ngang ito ay nakasama ni Elmer Lago sina EJ File, Chris Jackson, Bal David, Jeffrey Carriazo, Dennis Espino at Kenneth Duremdes. 1995 All-Star Game ay lumahok naman sa dunk contest itong si Elmer Lago at katandem nga nito noon ang Shell Superstar na si Benji Paras. Dito nga ay pinamalas talaga ni Elmer Lago ang pagiging high leaper nito at tinanghal nga na slam dunk champions kasama si Benji Paras matapos ngang talunin ang tandem ni Alexander Coles at Nolly Loxin sa finals. Nagtagal naman sa Shell hanggang 1996 si Elmer Lago kung saan may averages ito na 4.8 points, 1.2 rebounds, at 1.2 assists. Taong 1997 naman ay napunta na sa Pure Foods si Elmer Lago kung saan napasama din ito sa 1997 All-Star Game bilang miyembro ng Rookies, Sophomore at Juniors Team. 1999 ay nang ma-trade naman ito sa most popular team sa PBA, walang iba kundi ang barangay Ginebra Kings. Habang naglalaro para sa Ginebra ay lubos na lumabas ang laro ng isang Elmer Lago at talagang napakinabangan ng Ginebra ang shooting nito. Dahil naman sa ganda ng performance at improvement ni Elmer Lago ay hinirang itong most improved player ng PBA noong 1999. Dito din tumatak si Elmer Lago at ang Ginebra Kings nang pataubi nila ang number 1 T-Mobile Line Phone Pals na pinamumunuan noon ng dominanteng si Asi Taulava. Bukod naman sa shooting at aggressiveness nito sa loob ng playing court, ay nag-aambag din ng magandang depensa at hustle si Elmer Lago kaya lagi itong kasama sa rotation ng players ng Ginebra. Taong 2002 naman ay nang mabahira ng kontrobersya ang PBA dahil nga sa pagpasok ng mga fake Phil-Am players sa liga. Phil Ams man ay hindi na sinama sa investigasyon sina Mark Kagiwa at magkapatid na Dwight at Elmer Lago dahil sapat naman ang mga dokumento nito. Ilan nga lang sa mga napatalsik sa PBA dahil sa pagiging Phil Shams umano ay sina Sani Alvarado, Jan Ordonio at Davon Harp. Sa buong stint naman ni Elmer Lago sa Ginebra ay wala nga itong nakuhang kampyonato sa PBA. Nagtagal naman sa Ginebra si Elmer Lago hanggang 2003 at bigla na nga lang itong naglaho sa PBA. Hindi naman katulad ng kuya nitong si Dwight Lago na andito pa din sa Pilipinas dahil sa negosyo, ay huling ang balitang narinig natin tungkol kay Elmer Lago ay nakabase na ito sa Amerika ilang taon na din ang lumipas at aktibo pa din sa pagpa-participate sa PBA Legends Foundation. Kayo mga ka-dribble, ano ang pinaka naaalala nyo sa isa ding napaka-solid na player noon na si Elmer Lago? I-comment nyo na yan at nang may pag-usapan tayo. Shoutout nga pala sa ating mga bago at solidong mga subscribers. Salamat sa inyo mga ka-dribble!
Shoutout din po sa ating mga butihing sponsors na sina Andre Lescano, Denver Simon at Argel Bermudez. Salamat po sa inyong mga suporta. Kung nagustuhan mo ang kwento nating ito, ay pakilike naman ang video at kung hindi ka pa nagsusubscribe, ay pakihit naman ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!